Ika nga sa kasabihan, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, ideas, advices, and guidance for your long-distance relationship. For today's video, ang ibibigay ko sa inyo o ang pag-uusapan natin ay matibay na signs o matibay na palatanda ang seryoso ba talaga sa inyo yung KLDR nyo. Kung seryoso ba talaga siya sa inyo. So kung nasa LDR ka, hanapin mo tong mga palatandaan na to kung nandito ba sa KLDR mo ngayon. Kasi tumatakbo po yung oras, yung panahon, huwag niyong sayangin sa kakahabol sa isang tao na kailangan niyong mag-spend ng 3 to 5 years sa pagbabaka sakaling tutuluyan kanya. Pero in the end, ay wala kang mapapala kasi hindi pala siya seryoso sa iyo. So tara, pag-usapan natin yung mga palatandaan na ito. Pero bago natin yan simulan, don't forget to hit this subscribe button below at huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button so you will be notified to all of my upcoming videos. So here we are guys, huwag na natin itong patagalin pa kaya let's go straight to our tip number one. Nagpupuyat siya para lang makipag-usap sa'yo. Kung nasa LDR kayo guys, ang pinakapopular na sakripisyo ng bawat isa, kung seryoso kayo sa isa't isa at nasa LDR kayo, ay yung pagpupuyat. Lalo na kung pareho kayong dalawa ay may trabaho. Natural po na pag may trabaho ka, pagkatapos ng trabaho mo ay pagod ka. Nandun pa na may ka-LDR ka at yung time difference nyo ay napakalayo ng agwat. So natural po na ang pagsasakripisyo ay nandyan para mag-work out yung LDR nyo. So kung seryoso yung ka-LDR mo, ay hanapin mo to sa kanya na dapat nagpupuyat siya, nagsasakripisyo siya para lang makipag-connecta sa inyo. It doesn't matter guys kung ang KLDR mo ay babae o lalaki or babae ka man or lalaki ka man na nakikinig ngayon. Hanapin mo to sa KLDR mo kung willing ba siyang magpuyat after her work para lang makakonekta ka, para lang makasama ka. Kasi kung ang KLDR mo ay ayaw magsakripisyo, ayaw magpuyat kasi kuno pagod siya, kung yan yung excuse niya kung bakit hindi siya nakikipag-connecta sa'yo, like for example, nakikipag-chat ka sa kanya kasi alam mong tapos na yung trabaho niya at this time, pero ayaw niyang makipag-usap kasi pagod siya sa trabaho. Kung ganyan yung KLDR mo guys, ay medyo maghinay-hinay ka nang bawiin yung ini-invest mong emosyon sa kanya. Kasi kung yung KLDR mo ay hindi willing na magsakripisyo sa inyo, ay hindi rin po yan willing na makipag-meet up sa inyo. So, alam naman po natin, kung walang meet up na mangyayari, ay wala pong LDR na magtatagumpay. So, kung sa ganyang effort ay hindi niya kayang i-comply para mag-work out yung relationship nyo, yung LDR nyo, how much more pa yung first meeting na nangangailangan na ng financial. Kung effort nga, like pagpupuyat para makakonekta ka, ay hindi niya magawa. Gayong hindi niya kailangang bumiyahi, hindi na niya kailangang gumastos pa. All he need to do is to stay for a while, even just for an hour, bago lumipas yung araw kasi busy siya sa buong araw habang nung nagtatrabaho siya. Kaya hindi kanya ma-entertain. Kaya kung may time after her work, after his work, kung seryoso talaga siya sa'yo, kahit gaano siya kapagod, kahit gaano naka-late sa kanya, ay magpupuyat siya to spend this time with you. Kasi ganun siya kaseryoso. Kaya kung nasa LDR ka, hanapin mo to sa KLDR mo. Now let's go to our tip number 2. Nakikipag-video call kasi namimiss ka. When it comes to seryosohang LDR guys, kung seryoso yung tao na nakikipag-LDR sa'yo, at ganun ka rin, seryoso ka rin sa kanya, it's normal to have a video call. Karamihan na pumapasok sa LDR ay may kanya-kanyang trabaho. At idagdag pa yung time difference, kaya nandun may couple na nagtatakda kung kailan yung video call nila, at may couple naman na wala, yung tipong surprise lang. Hindi kailangan na
araw-araw talaga ay mag-video call kayo. Kasi nakadepende po yun sa sitwasyon yung dalawa. Pero dapat, kung seryosuhan yung LDR nyo, hanapin mo to sa ka-LDR mo na makipag-video call siya sa'yo. Kasi kung yung ka-LDR mo ay ayaw makipag-video call sa'yo, magduda ka. Kasi gawain po yan ng scammer o kaya nanluloko lang sa online. Kahit ano pa mang rason na ibigay niya sa inyo guys, ay hindi po yun sapat para maikatwiran niyang ayaw niyang makipag-video call sa inyo. Huwag kayong maniwala sa kahit ano pa mang rason na ibibigay niya kaya hindi siya makikipag-video call sa inyo. Kasi ang seryoso pong ka-LDR ay gagawa at gagawa ng paraan para makita ka niya through video call kasi mahal ka niya. Ganoon po ang taong seryoso sa LDR. Nagmamahal. So kung nagmamahal ka, but of course, it's normal na gusto mong makita yung mukha ng kausap mo. Kaya normal po sa seryosohang LDR, sa seryosong ka-LDR, na makipag-video call kasi gusto ka niyang makita. Hanapin mo to sa ka-LDR mo na dapat makipag-video call siya sa inyo. Hindi lang sa dahil gusto niyang mag-work out yung relationship niyo o kaya mag-trust ka sa kanya. Kung hindi higit sa lahat, dahil nami-miss ka niya. Dahil magkalayo kayo, hindi kanya mahawakan, ay kailangan niyang punuan yung miss na nararamdaman niya sa inyo. At least man lang through video call, makita ka niya. Ganyan po ang seryosong ka-LDR, kaya hanapin niyo yan sa kanya. Now, let's go to our tip number 3. Sinasagot ang tawag mo kahit gaano siya kabisi. Yes. Ang seryosong ka-LDR, guys, kahit gaano siya kabisi, ay sinasagot ang tawag mo. Kasi kung seryoso siya sa inyo, wala siyang tinatago. So, kahit i-surprise call mo siya, kung nasa trabaho ba talaga siya at kung totoo ba talaga yung sinasabi niya na in this time ay busy siya kasi nasa trabaho siya, kung iso-surprise call mo siya as test, syempre wag mong gawin every time, lalo na kung nagawa mo na minsan para lang matest kung gaano ka totoo yung sinasabi niya, wag mo namang abusuhin. But, to test nga kung seryoso ba talaga yung ka-LDR mo, ngayon tatawagan mo siya kahit alam mong busy siya kasi in this time ay nasa trabaho siya. Kung seryoso talaga siya sa inyo, ay sasagutin niya yung tawag mo. Kasi ang seryosong ka-LDR ay nandun yung excitement every time na makikita niya yung mensahe mo, lalo na kung tatawag ka. Kasi nai-excite siyang makakonekta ka. Nai-excite siyang makita ka. So kahit gaano siya kabisi, kahit pa nandun na hindi kayo magkaharapan kasi nga nasa kalagitnaan siya ng pagtatrabaho niya, busy siya, as long as na makakonekta ka niya, ay masaya na po siya doon. Kasi nga seryoso siya sa inyo. So kahit ba sa tawag man lang, ay napupunan mo yung puwang niyong dalawa dahil magkalayo kayo. So kahit gaano siya kabisi, ay tatanggapin yung tawag mo. Now let's go to our tip number 4. Hindi kailanman nag-demand ng nude photos sa'yo. Kahit gaano na kayo kakomportable sa isa't isa o kahit gaano pa man kayo katagal, like 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, ang seryoso pong ka-LDR ay hindi kailanman manghihingi sa inyo na magbikini ka, make a photo and send it to me. O kaya maghubad ka sa harap ng camera, take some photos o kaya video and send it to me. Hindi po kailanman magdi-demand ng mga ganyang bagay ang seryosong ka-LDR. Alam nyo kung bakit? Ayaw niya lagyan ng ideya yung isip mo na yan lang yung habol niya. Kasi totoong mahal ka niya, seryoso siya sa'yo, kaya ayaw niyang ma-disappoint ka. Dahil takot siyang mawala ka. Kasi nga, seryoso siya sa'yo. So kung may couple man guys sa LDR na nagpapalitan sila ng nude photos, ay dahil sa kusa nila yung ginawa, kusa nila yung ibinigay sa kapartner nila, hindi sa dinidemand ng kapartner nila. Ang madalas lang naman na nabibiktima ng sextortion guys ay yung mga babae. Kasi nga, yung ibang mga babae guys ay naniniwala sila na porque mahal sila ng ka-LDR nila, 100% na yung trust nila doon sa ka-partner nila, ay pag nagdi-demand ng mga ganitong photos, ng mga ganitong videos, yung nude nga, yung ka-partner nila ay binibigyan nila.
Kaya in the end, kung hindi naman pala totoo sa kanila, yung KLDR nila ay nabibiktima sila ngayon ng sextortion. Na yun po yung pinaka-iiwasan natin, the reason why na huwag kayong magpapaniwala na seryoso sa inyo yung KLDR nyo, oras na nanghihingi ito sa inyo ng nude photos. Kahit ba nagpapadala ito sa inyo ng pera, kahit ba gaano na kayo katagal, unless na lang kung nakipagkita na siya sa inyo, nagpropose siya sa inyo, minute up niya yung parents mo at formal siyang humingi ng permiso, napakakasalan ka niya. Yung mga tipong ganyan na reason, guys, pwede niyong i-consider yan. Pero kahit mga ganyan naka-partner, guys, kung nagpapalitan man kayo ng nude photos, dahil yun komportable na kayo sa isa't isa at ibinigay mo yun sa kanya ng kusa, hindi sa dahil nagdi-demand siya sa'yo na bigyan mo ko ng ganito because I am horny, I missed you. So, bigyan mo ko ng hubad mong photo. Bigyan mo ko ng photo ng pussy mo. Yung mga tipong ganyan, guys, kahit gaano kaseryoso yung KLDR mo, hinding-hindi yan magdi-demand sa inyo. Kasi nga, ang seryosong KLDR ay takot siyang ma-disappoint ka at takot siyang mawala ka kaya ayaw kanyang ma-disappoint. At alam niya, ang mga ganyang bagay ay makaka-disappoint sa'yo. So, kung seryoso siya, ay hinding-hindi siya magdi-demand sa'yo ng ganyang klase ng bagay. Kaya kahit gaano na kayo katagal ng KLDR mo, kahit gaano mo na siya kakilala, base doon sa mga binibigay niyang impormasyon ng buhay niya sa'yo, lalong-lalo pa kung hindi pa kayo nagkita, ay wag na wag kang magpapadala ng nude photo or nude videos kung hinihingi niya ito kasi ang natagpuan mo ay manyakis sa online. Hindi po seryoso yan. Now, let's go to our tip number 5. Pinakilala ka niya as GF sa pamilya niya. Yes, kahit nasa online lang kayo, guys, at kahit magka-LDR pa lang kayo, ang seryosong ka-LDR ay committed na siya sa'yo. Sure na siya na ikaw na yung pakakasalan niya. Sure na siya na kayo na yung magkakatuluyan. Kaya, ipakilala ka niya sa pamilya niya. Yan po yung hanapin niyo sa KLDR niyo kung gusto niyo ng matibay na sign o palatandaan na seryoso talaga siya sa inyo. Kasi yung mga lalaki, lalo na foreigner, guys, ay hindi yan basta-basta nagpapakilala sa pamilya nila, lalo na sa parents nila, na ito yung girlfriend niya kung online pa lang kayo kung hindi siya seryoso. Kasi nga, pag sinabing online, guys, ay walang kasiguruhan. Hindi ganoon kasigurado yung mga pangyayari dyan, kahit pa yung relationship. Kahit ba ilang beses kayong magsabi sa isa't isa na mahal nyo yung isa't isa at kayo na talaga yung magkakatuluyan kasi ang dami nyo ng plano. Wala pong may alam kung kayo ba talaga ang magkakatuluyan. Tanging si Lord lang ang may alam at alam din yun ang kapartner mo. Malay niya ba na habang seryoso siya sa inyo ay ikaw may ibang karelasyon sa kung saang bansa ka ngayon? Wala siyang kaalam-alam na hindi mo maiiwasan kung tumatakbo yan sa isip mo ay tumatakbo rin yan sa isip niya. Kaya kung sumusugal yung ka-LDR mo na ipakilala ka niya sa pamilya niya kahit ba walang kasiguruhan na kayo ang magkakatuluyan, seryoso yan sa'yo. Nakakahiya kaya na magbigay ng expectation doon sa parents nila. Tapos in the end pala ay walang mangyayari. Umaasa siya sa wala. Kasi nga walang kasiguruhan yung pinasok niyang sitwasyon. Kaya yan yung hanapin mo sa kapartner mo kung gusto mo ng matibay na sign kung seryoso ba talaga siya sa'yo. Dapat ipakilala ka niya sa parents niya pero wag mo itong i-demand. Dapat kusa niya itong ginawa. Now to our last tip, guys. May nakita kang sign na imi-meet ka niya. Lagi niyong tatandaan, guys, na kahit gaano katagal yung LDR nyo, kung walang meet-up na mangyayari ay hindi po kayo magkakatuluyan. Kaya, hanapan nyo ng sign yung ka-LDR nyo kung seryoso ba talaga siya sa inyo. At ito yung hanapin nyo sa kanya. Yung sign na may effort siyang ginagawa para mangyari yung meet-up nyo. Halimbawa nito, guys, ay jobless siya. Wala siyang trabaho. Pero, nung nagka-LDR kayo, ay na-motivate siyang maghanap ng trabaho para makapag-ipon ng pera para i-meet ka niya. It's a sign, guys, na seryoso siya sa inyo. Isa pang halimbawa. Ang gagawin kong halimbawa, guys, ay yung sitwasyon ng asawa ko.
he has no international passport kasi wala rin naman sa isip niya na ang magiging asawa niya ay ibang lahi. So, he has only passport with his own country. Dito sa ibang bansa nga pala guys, ang hinahawakan nilang identification ay passport. Kung sa atin sa Pilipinas ay yung mga identification card, yung ID. Sa kanila, walang ID-ID. They have only one identification and it's passport. So, nung umabot ng 1 year, yung LDR namin ng asawa ko, siguro na pag-isip-isip niya na seryoso talaga siya sa akin, in-invite niya akong magpunta rito sa Russia, but I do not want. Kasi alam naman natin yung mga balita na lumalaganap sa Pilipinas na walang ibang kontrabida sa mundo kundi mga Ruso. Sino bang maglalakas loob na pumunta sa kampo ng mga kontrabida? Ang sabi ko, kung seryoso ka talaga, ay magpunta ka ng Pilipinas, meet me here, so we can get together and know each other more. And that's how he processed his international passport. Yan yung sinasabi kong mga sign guys na seryoso talaga sa inyo yung KLDR nyo. Isa pang perfect example nito, yung present situation natin ngayon na may COVID, na hindi ka pwedeng pumasok ng ibang bansa nang wala kang o hindi ka nakapagbakuna from COVID-19. Perfect example po yan guys na kahit ayaw niyang magpabakuna dahil seryoso siya sa inyo, ay magpapabakuna siya para mangyari yung first meeting nyo. Ika nga sa kasabihan, kung ayaw, maraming dahilan, kung gusto, maraming paraan. That's all for today guys. Hangad ko ay katatagumpay ng LDR nyo, pero higit sa lahat ang ikabubuti para sa sarili nyo. And for more ideas about on LDR, huwag nyong kalimutan na i-check yung playlist ko. Pagpilian nyo yung mga suitable videos na nababagay sa sitwasyon nyo sa LDR nyo, especially para mag-work out yung LDR nyo, umabigyan ka ng ideya o kaliwanagan sa mga pangyayari na nangyayari ngayon sa LDR nyo. By the way, I also want to announce about my situation guys in Facebook page. Nakasali po yung Facebook guys na naka-restrict dito sa country namin dito sa Russia ngayon. Kaya hindi ako nakakapag-post ng update doon sa page ko. Kaya sa lahat po ng followers ko on my page, sa Facebook page, ay pasensya na po. Hindi ko nasasagot yung mga mensahe nyo. But still hold on. You can always follow me. Kasi nare-receive ko naman lahat ng mga mensahe. Yun nga lang, hindi ako makakunik kaya hindi ako makapag-reply. Nababasa ko at nare-receive. Yun nga lang ang problema guys, ay hindi nga ako makakunik kaya hindi ako nakakapag-reply. Dahil nga naka-restrict dito yung app. Pero yun nga lang, para makapagbalik ako ng mensahe sa inyo ay idadaan ko na lang dito sa paggawa ng compilation ng video sa YouTube. Kasi kung isasali ko naman sa compilation yung situation nyo, ay itatago ko naman yung identity nyo. That's all for today, guys. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye!